Ay pinapagawa ulit sa atin dito. Ito ay electric pan na desk pan. So yan. Ito ay sabi ng may-ari ay halos hindi umikot o mabagal umikot. So titingnan natin. Try natin na ilagay sa wan. Ayan, halos hindi makaikot o gumagalaw lang na konti. Sa 2, lagyan natin. Ayan o, kita nyo. Gumagalaw lang siya ng konti. Sa 3. So yan, ganyan lang ikot nyo. Mabagal siya, napakabagal. Halos hindi makaikot. So, tingnan natin kung anong problema nito. So, try natin na tingnan kung mahirap. Medyo maigpit yung blade nya. Tingnan natin kung medyo mahigpit yung blade nya. Ayan, okay. So medyo mahigpit yung blade nya. Ayan o. Kaya hindi siya maikot. Hindi maikot na motor itong blade. Mahigpit siya. So maaaring hinala natin ang sira dito ay ang kanyang bushing or yung shafting. Nagdikit na siya o nag-stop up na. Kaya yun yung ating re-refer. Try natin na buksan yung motor nya. Bukan natin. Okay, yan. So, kalasin natin. Tanggalin muna natin yung ano niya, yung blade. Ako kasamang nagkagawa rito. So, medyo may fit yung blade. O baka sumusunod. May higpit siya. Ay, grabe ng higpit ito. Sumusunod kasi. Ay, grabe. Medyo may higpit. Yan. Tapos, wala na siyang ano rito. Screw na lang dito ang nakalagay. Matibay naman to. May screw rito. So, pakita namin sa inyo kung paano i-repair itong ganito. Yung napakabagal umikot at halos hindi maikot yung blade niya. Yung blade kasi dito nakalagay. So, ibig sabihin ito ang hindi halos maikot. Ayan, no? Napakaipit. Hindi kayang ikutin ang motor. Pagka ganito, maaaring ang sira nito ay ang bushing niya o shafting nagdikit na. Ayan yan yung ating i-repair. Tignan natin ang cover. Ang back cover niya. Cover naman to. Yan. Ako napakadumi. Napakarumi. Natin. Tapos galin natin dito. dito para ma-tugot natin yung motor sa base o sa linya. Okay. May tugtungan na dito. Ito ay napapansin natin, bypass na siya. Oh. Binypass. Puso kasi mag-bypass yung mga magagawa. Binapypass na nila. Ayan, oh. So, nakalagay yung common, nag-tack sila dito. Tama naman ang bypass. Gawin natin, patuloy natin dito. So, hindi siya color coding. Ibig sabihin, ang motor dito, pinaltan na ito ng motor. Ibang brand. Ibang brand ng motor. Ayan, oh. Kaya para maputol natin, so, kailangan natin ng alak pang putol. So, kailangan magtira tayo ng kulay niya para hindi tayo mahirapan. Sinap natin. Dilaw, sa dilaw. Puti sa ano, puti, yan. Para hindi mahirapan mag-tap.
Okay, so ang gawin natin, kalasin natin ang gearbox. Step by step ito, na tutorial. Napakarumi niya. Tulit na rin natin dito. Dalawa lang naman yan. Pula. I think. Pwede naman magkabaliktad dyan. Papakita lang namin sa inyo kung anong sira nito kasi magpit. Halos love strike. Halos sira na rin yung mga ano niya. Binaypas na nila ito o nirekta na lang kasi sira na yung thermal fuse niya. Ganyan ang ginagawa ng lahat ng mga ano, karamihan ng mga rigid o yung talagang marunong gumawa. Yung iba naman na hindi pa ano, nilalagyan ng thermal fuse. Tignan natin. Tignan natin kung saan nasira. Pa doon sa likod, mahigpit. Mukhang dito sa likod may problema. Okay na. Ayan. Okay. Ayan o, nangitim na siya. So, sobrang stuck up. Ayan o. Dito may problema. Tignan natin kung kaya pang gawin ng ayusin ng liha o palit na shafting. Galin natin. Limited eh. Naku, delete. Ay, naku. Sira na yung ano yun. Maawang na. Andahan lang tayo. Ito. So, kumawang na yung ano niya. Ito, kumawang na siya. Kailangan lagyan ko ng cable tie kasi kung hindi, sisira ito. Lagyan ko muna ng cable tie. Ito. Lagyan muna natin ng cable tie para siguradong hindi siya masira. Halos nasunog na yung cable tie niya. Kaya kailangan nating ayan. Okay. Dito, lagyan pa natin. So yan. Ayan, tanggalin natin to. Suot na lang natin ulit mamaya. Dito, tabi muna natin ng stator. Bugutin natin. Okay, so papaltan natin itong bushing sa likod. Paltan na rin natin yung una. Tapos tignan natin kung okay itong shifting niya. Kung kaya pa siya liha o papaltan na natin ng bago. Okay, so una natin paltan yung bushing niya. Ganito yung pagpapalit ng ganitong klase ng bushing ng electric pan. Ano? May apat yung ano nito, yung nag-clip dito sa housing ng bushing. So gagawin natin dyan, yung clip niya i-kawang natin, kung sira na.
wala na, sira na. So yan oh. Ganun na lang natin. So, ngayon gagawin pa natin ng paraan. Sira na yung mga paa niya. Ito yung foam niya, yung flower. Problema natin, sira na yung ano niya. So hanap tayo ng ganitong housing kung may makikita tayo. Gagawin natin ng paraan. Kung kabila, tingnan natin kung ganun din. Apat na ano niya, apat na paa. Kung sira na rin. Okay. Sira na rin yata. Ito yung foam nya, yung flower nya. So ganun. So hanap tayo ng, tingnan natin kung paano ito marirepair kasi nasira na yung mga paa nyo, yung nagkiklip. Hanap tayo kung mayroon tayong may papalit ng ganito. Kung hindi, re-remedyohan natin yan. Re-remedyohan natin. Ayan, ganyan siya eh. Okay, tignan natin. Okay, so wala tayong makita na ganito. Na okay pa yung mga paa niya rito, yung tank clip. Sira na kasi oh. Nasisira kasi yan kapag laging pinapaltan ng bushing, nababali siya. Okay, ang gagawin natin, papaltan natin ng housing na ganito, i-convert natin ganitong housing. Yung alum. Ito ang gagamitin natin kasi match naman yung ano niya. Yung ano niya dito. So, kanyang nilalagay sa pinagkakabitan dun sa neck, sinusuot sa neck. Papaltan natin, convert natin. Ito na lang yung gagamitin natin. So na natin gawin, lagay natin yung foam. Ito pala yung bushing, ipapalit natin dito sa dalawang bushing na sira. Ito. So lagay natin yung foam, tapos lagay natin yung bushing, tapos lagay natin ng oil niya, motor oil. Ito yung mas magandang gamitin kaysa sa mga singer oil, yung pang makina ng panahe. Mas maganda ito kasi mas sobra itong mag-init, mas sobra mag-init ng electric pan, kaya mas maganda yung ano, motor oil. Yung flower niya papaltan din natin. Yan, yung mas malaking flower. Yung pang pag nilagay natin, naglalak na siya. Ganon. Tapos, gawin natin ay pukin natin siya. Ito, kailangan natin ng ganitong bakal. Tubo. Tubo na sakto dito sa lagayan ng ano, pushing. Ganun lang natin, papatong lang natin, tapos pukin natin. Ayan. Pukin natin. Ayan na, pumasok na siya. Lapat lang natin na maayos yung... May piso kayo? Wala. Bakit ka nangingi ng piso? Di ka sa nanay mo maingi. Yun, dapat mahigpit siya. Ayan. Hindi dapat kayang, halos hindi magalaw ng daliri ang higpit ng bushing. Yung bushing dapat hindi halos napakahigpit, hindi dapat halos maibo ng kamay ng daliri. Pag maluwag kasi yan, wala rin yan, hindi rin yan iikot, kakap, ano lang yan, mag gaganit lang yung ano yan, safting yan, higupin lang yan. Sunod natin to, sunod na naman. Lagay uli natin yung bushing, kayong foam, tapos tong bushing, tapos lagay natin itong kanyang ano, flower. Tapos ang top, pukin uli natin. Ikaw lang natin ng konti. So, ganyan yung mga pag-technique sa pagpapalit ng bushing. Para hindi kayo mahirapan. Lak lang natin ng ayos.
medyo maluwag pa. Ayan na, maikpit na. Dapat maikpit talaga ito, pusing. Ayan o, maikpit. Kalimutan pala natin lagyan ng oil. Pwede naman lagyan dyan kasi may mga butas-butas pa. Huwag natin kakalimutan na lagyan ng oil kasi yan ang pinakamahalaga, yung oil. Magpapatulas yan sa busing at saka shafting. Okay. So ganun lang ang pagpapalit ng busing. Ayan, okay na. Dagdagan natin itong sa. Natin. Tapos bukan naman natin itong ano niya, shafting niya. Kung kaya pa. Pero ramdam ko rito pag ginaganan ko, parang malalim na yung kadal niya. Kaya gagawin natin 'yan, papalitan dalhin natin ang shafting. Ayun oh, parehas silang may tama. Parehas silang malalim na, kaya papalitan natin ang shafting. So, kulang tayo ng shafting na bagay rito, tapos papakita namin sa inyo kung paano papalitan. Okay, ito yung papalit natin. Pares lang siya ng haba. At pares lang din siya ng pino na ano niya, na thread doon sa likod. Yan ang pares lang yung thread niya sa likod. Kasi yan ang kakabit siya girl box. Yan, pares lang. Yan. Okay lang na half moon siya. Kasi itong bilog, wala naman problema kung half moon ang gamitin nyo. Mahalaga yung kanyang lalagyan ng ano rito. Yung stuffer, yung bilog, anak, butas. So, ang gawin natin ay tanggalin natin itong yung pan niya. Kasi lalagay din natin yan mamaya din dito sa kabila. Tapos susukatin natin yung haba nitong likod. Yan yung susundin natin. Yan yung saka haba. Tapos tanggalin natin to. Shafting. Hook lang. Sira na yung ano nyo. Malutong na kasi. Tanggalan natin. Tapos ibalik lang natin. Balik natin ito. Itong bago, palit naman natin. Pok lang. Tapos sukatin natin. Kulang pa. Sobrang kantek. Okay na. So, balik lang natin yung ano, pan niya. Okay. So ito, nasira yung pan. Ito na lang lagyan natin. Okay lang naman kung mabawasan siya ng pan. May pan pa naman dito sa likod. Okay, yeah. Ang gawin natin, lahin natin ng kaunti dito kasi nagpukpok tayo. Maaring mayroon siyang ano, baka nagka-scratch siya, kaya lilihain natin. Lihain na rin natin yung kabila. Kasi minsan, pinakalawang itong mga shafting eh, para matanggal natin yung kalawang. Okay, yan. Punasan natin. Yan. Tapos, ito yung ating ano. Okay na siguro to.
balik na natin. Pasok na natin siya. So ito, lagay natin dito sa housing. Ayan, ganyan siya. Ito natin siya lagay sa may balik lang natin o ilagay natin kasi pinalitan natin ng housing eh. Sakto lang yan, parehas lang yan kasi parehas lang naman yung stator niya. Tapos lagyan natin ng oil tong ano shafting. Lagyan natin ng oil, pasok natin. Okay, sakto lang ito. Lagyan natin ng oil captain para madulas na siya. Okay. So, lagyan natin ito front housing. Okay. Lagyan natin yung play niya kung ayos, kung hindi magbabawas tayo. Ganun lang. Bawas tayo ng spacer kasi sikip. Babawas ano to? Babawas tayo nito. Hanap tayo ng kapalit nito. Papalitan natin to kasi masyadong mahaba. Sinagpalit tayo ng housing. Naapektuhan yung haba niya. Masyado siya mahaba kaya papalitan natin ng ganito. Medyo maliit siya. Pero meron na siyang ano, pinakapan. Ang gawin lang natin dahil medyo maikli siya, lagyan natin ng mga spacer. Lagyan natin ng mga spacer. Kulang pa. So isa pa. Sakto. Yun. So, okay na siguro yun. Lagyan natin itong puti. Try natin. Okay, so malaki pa. So magbawas tayo dito ng spacer sa likod. Yan. Okay. Kailangan balanse siya eh. Ganyan ang pag-ano. Kailangan balanse. Try natin kung okay na siya. Lagyan natin ng screw para tayo ng bagong screw. Hanap tayo ng mga screw na bagay sa kanya. Bukan natin. Okay.
limas siguro yung screw, natatamas na screw. Mahigpit yan, okay lang yun. Okay lang, ayos lang ah, tama lang. Okay, ngayon ang gawin natin ay lagay natin sa ano niya, lagay natin dito. Ayan. So yan, ganyan yan. Tama-tama lang siya. Or kulang siya ng konti. Mababa. Tignan natin ng konti na. Okay sir, dito. Kasi masyadong makaaba. Ito, pwede siguro. Dugtong lang to, tapos papanda rin na namin, ano, hindi na namin papakita paano pagdudugtong kasi may pinutol naman dyan, color code, dudugtong lang, you know, halimbawa yung puti-puti pinutol ko kanina, dilaw si dilaw, orange orange gray sa gray, dudugtong lang yan, no, yan, no, dudugtong lang yan, tapos yung kapasitor lalagay lang din, subukan na namin panda rin, bubuhin na namin, tapos papakita namin sa inyo, kung paano, kasi pinakita lang namin kung paano magpalit ng bushing at chopping kasi mabagal dyan. Okay, so ito, nabuo na natin yung ating ginagawa, ano? At titignan natin, na-wiringan na natin. Nabuo na natin, nilagay na natin yung blade. Kaya subukan natin ngayon kung okay na yung ginawa natin. Pinaltan natin ang bushing at chopping kung under na siya. Kasi maluwag na siya. Oh. Ano? Subukan lang natin. Lagyan natin sa 1, yan. Ayan, napakabilis na siya. Sa 1. Sa 2. Ginawa, ganun lang, pag-repair, sana natuto kayo at paki-subscribe at paki-like din ang aking mga video. Bukan ulit natin sa 1 2 3 3. Okay na siya, oh. Napakalakas na, oh. Okay, next time ulit.